Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Latest weather update, pumuli tayo ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po yung pahit ng notification bell para mamaya ma-update ko po kayo sa kalagayan ng ating panon. So as of now, no, ang hypnosis po natin ayon na nga rin po sa PAGASA ay northeast monsoon pa rin po na siya nakaka-apekto po sa ilang bahagi po ng northern at central Luzon po yan, no. So bukod pa po dito sa northeast monsoon na ating binabantayan at may kasama rin pong share line yan, meron po tayong binabantayan dito sa bandang kanluran na active LPA nga po na posible pong maging isang ganap na bagyo. And as of now, nasa 30 to 35 kilometers ang lakas ng kanyang hangin, no, pero wala pa pong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas at masyado pa po itong malayo para sabihin natin, no, or para maging isang ganap na bagyo. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito po yung maging isang bagyo, no, paglipas po or within 24 to 48 hours under observation pa rin po yan. So lagay po tayo, no, sa area po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ipugaw. Ang alagay po ng panahon dyan ngayon, maulap po, no, hanggang sa mahinang pag-uulan ngayong hapon at posibleng lumakas hanggang sa gabi nga po. So maging mapagbantay po tayo dahil hindi nga po natin masasabi, mapepredict ang galaw po ng bagyo ng panahon. Pabago-bago po yan kahit po mainit ang panahon tuwing umaga, no, bandang hapon po sa gabi posible po nga pong umulan. Dala nga po yan ng northeast monsoon or hanging amihan. So sa area naman po ng Ilocos Region, Central Luzon at ang ilang bahagi po ng Caldera Administrative Region, no, maulap pa rin po ang panahon dyan hanggang sa may mahinang pag-ulan hanggang sa heavy rainfall. Asahan po yan hanggang sa gabi, no, kaya patuloy pa rin natin i-monitor. So yung mga lakad po sa lugar na yan, mabuti pong i-check ang lagay ng panahon, no, kaya naman po magdala ng jacket, payong, kaya ng kapote panlaban po sa pag-uulan kung sakaling magkaroon ng biglaang pag-ulan. So eto na nga po sa bandang Metro Manila naman po ang area po dyan na magandang maulap po, no, maulap pong panahon na may mahinang pag-ulan, posible lumakas pagdating po ng hapon. So i-monitor pa rin po natin mabuti. Lalo-lalo na po yung mga uuwi po, no, galing po sa trabaho ngayong oras po na ito. I-check po mabuti lagi ng panahon yung mga payong po ninyo, kapote, lalo na yung mga rider natin. I-check po mabuti, no, dahil hindi po natin mapipredict ang galaw po ng panahon, babago-bago yan. Kahit po sabihin natin na northeast monsoon lamang ito, ay posible po ito magbigay ng malakas ng pag-uulan. Ang kalaban po natin ngayon, kahit wala pong active na bagyo, no, or localized thunderstorm, no, ang babantayan po natin dito yung mga rainfall shower o mga thunderstorm na siya nga po nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi nga po ng bansa, no, sa loob at labas ng bansa. So as of now, wala na mga bagyo na namamataan at wala ding active LPA dito sa bandang Silangan, pero bandang Kanluran meron po tayong binabantayan. So ang sinasabi ko lamang po dito, maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever nga po natin mape-predict ang galaw po ng bagyo ng panahon, babago-bago po yan. So maging I'm ready po tayo sa bawat posibilidad. So ngayon nga po, no, kung may mga lakad kayo ngayong hapon sa gabi, mas maganda i-check nyo muna lagi ng panahon. At kung importante naman yan, mas magandang magsasakyan na lang tayo, no, magdala ng jacket, kapote, ngayon naman payong panlaban sa malakas na ulan. So ako po yung nakikiusap, pakilike, subscribe, pahit po ng notification bell at pakishare sa ating mga loved ones para updated sila sa ating binabantayan ng mga lagay ng panahon. Maraming salamat po sa inyong lahat.